ibig mo sa miidulog sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Panginoon, napasami, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina nga nanakop, pag-ibig mo sa miidulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa unang linggo tayo ng Adbyento ng taon B ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon may nakikiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga naapektuhan ng lindol at ng ibang kalamidad. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at saka sa Israel. At intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimula natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay ang hulugan ng pagdating, ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan na pag-alaala naman sa pagsilang ni Hesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang handaan ang malhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa naman tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa iyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng pindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalabong nawa kami mga may mabuting gawa. Upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagharian, sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon,
Kami tinulutang maligaw ng landas, at ang puso namin ay iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipangatal, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsusumikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka nay, tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginagawa namin ay talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin ay pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin ay mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin ay tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming sala ay hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw ay aming ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyayamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong ligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami at di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin at aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid,
Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwing na iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ng bantay-pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa ating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nasa unang linggo tayo ng Adbyento. Adbyento, ibig sabihin, pagdating. Ito yung ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa tinatawag na kanyang panghuling pagdating o sa katapusan ng panahon. At ito rin ay pag-alaala sa kanyang unang pagdating na siya'y nagkatawang tao na tinatawag na unang Pasko nung siya'y ipinanganak sa ating mundo at naglalakad doon sa Israel sa mundong ibabaw. At dahil dito, marami pong paghandaan
ang mga panahon ng Adviento. Ang una pong dapat na paghanda ay yung atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 63, Verso 16 hanggang Kapitulo 64, Versikulo 7. Ang mahalaga po dito ay ang Versikulo 17 na kung saan naroon ang mga paalaala na kailangan tayong magbago o magbalik loob. Na sa salitang Hebreo, ito yung tinatawag na Teshuvah. Teshuvah, pagbabalik sa Panginoon. Kaya sa atin pong Salmo 69 ay atin pong hiningi sa Panginoon na akitin tayo na upang tayo ay magkaroon ng pag-ugnay sa Panginoon at iligtas tayo at tanglawan sa ating paglalakbay sa buhay panampalataya at sa buhay sa mundong ibabaw. Sa atin pong pangalawang pagbasa, atin pong napakinggan ang sa unang sulat ni San Pablo sa taga Corinto, Kapitulo 1, Verso 3 hanggang 9, na dahil ang Diyos ay matapat, kailangan din magkaroon tayong katapatan. Dahil doon po makikilala ang ating katapatan sa Kanya kung tayo, gaya ayon pa sa ating unang pagbasa, tayo ay parang luwad sa isang nagpapalayok o gumagawa ng palayok. At kung anong forma tayo, kailangan tayong sumasang-ayon sa Panginoon. Kaya kinakailangan ang tunay na paghahanda. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 13, Verso 33 hanggang 37, sinasabi sa Versikulo 33 ng Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 13, na dapat tayo, una, ay mag-ingat, pangalawa, na maghanda. At ang ating pong una sa paghanda ay ang salita pong ginagamit dito sa Koinoko na Griego ay ang salita na agrepnisti na mula po sa salitang Gregorio na ibig sabihin paghanda. Kung ating pong tingnan sa buong Biblia, ang salitang paghanda ay marami pong beses na ulit. 374 lahat sa buong Biblia. Tatlo lang sa Bagong Tipan na ngayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 13, Versikulo 33, at Kapitulo 14, Versikulo 38, at sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 41. Samantala, sa Lumang Tipan, 371 na ulit itong paghanda. Na ibig sabihin, may malaking minsahi itong paghanda. Ang paghanda noon ay paghanda para sa darating na Mesiyas. Ngayon naman, ang paghanda ay hindi lang ang pag-alaala sa unang Pasko na dumating ating Panginoon. Ang tunay na paghandaan natin ay ang pagpasok ng Panginoon sa ating buhay. Ibig sabihin, kumakatok lagi ang Panginoon sa buhay natin. Pisting nga. Pisilin nga yung pulso nyo. Pisilin. Pumipitik ba yan? Habang pumipitik, yon ang pagkatok ng Panginoon. Kung makatok siya, nabuhay pa kayo. May minamahal mo ba siya? Naglingkod ka ba sa Kanya? Naging matapat ka ba sa Kanya? Hindi po yung mga palamuti ng Pasko. Hindi po yung mga awitin ng Pampasko. Hindi po yung mga Christmas cards at mga Christmas carols at mga paghahanda para sa Pasko ang mahalaga. Na tayo ay dapat handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi lang nabuksan ang ating puso sa Kanya. Patuloy natin sa ating sarili ang Panginoon upang Siya'y pumapanginoon sa ating buong buhay. Siya ang maghahari sa ating mga puso. Sa loob ng ating mga tahanan, dapat nariyan ang Panginoon na ating pinapasok. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon, hindi lang sa panahon ng unang Pasko. Siya'y dumating din sa mga pangyayari sa buhay. Siya'y dumating din sa mga salita na nakasulat dito sa Biblia o banal na kasulatan o Ebanghelyo. Siya'y dumating din sa mga sakramento. Siya'y dumating din sa ating mga panalangin, lalo na itong pinakasakramento at dakilang panalangin ng banal na misa na tinatawag na Eucharistia, pero nagiging misa dahil pinakahuli na salita sa Latin ay itimisa isa
Eucharistia, kaya nagiging Misa, siya'y darating din sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Dahil sinabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, 40, kung anong ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid, ay ako yung ibig sabihin, dumadating lagi ang Panginoon. Kaya sa bawat pintig ng pulso natin, maalala natin, hinihimok tayo ng Panginoon. Gusto niya na papasok sa buhay natin. Gusto niya na siya ang tanglaw sa karimlan ng ating buhay. Gusto niya na tayo ay kasama niya, kamanlalakbay niya, upang magkaroon tayo ng lakas sa pinagdaanan o suliranin sa buhay natin. Gusto niya na sa panahon na tayo litong dito, ay ituwid natin ang ating daan sapagkat nariyan lang siya. Gusto niya na siya yung saysay at buhay na nagbibigay kabuluhan ng ating buhay. Gusto niya na siya yung sentro ng ating buhay. Madalit sabi, ang Adventos, ang pagdating ng Panginoon, ay kung paano pinahalagahan natin ang Panginoon na nariyan lang siya, ngunit kuminsan hindi napansin. Kung makatok siya lagi sa ating mga puso, ngunit kuminsan tinakpan natin ang kanyang pagdating. Patuloy natin siya upang siya ang tunay na Panginoon. Sapagkat tingnan niyo ang kanyang ginagawa, pinasan niya ang cross, nabayubay siya sa cross, namatay sa cross upang tayo maligtas. Dapat lamang na ang kanyang pagdating sa ating buhay ay ating bibigyan ng pagpahalaga na siya ang ating saysay, siya ang kabuluhan ng ating buhay sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako na Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa cross na matay, inilibing. Nanaos na noon ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukoms ng buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala po nating idalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalang. Gampananawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalang. Manahanawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbiyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalang. Nanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalang. Makamit nawa
ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ko, Kapatido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot naman ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na yung kapanito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang pakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdinding at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng anghel, sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumini sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu ng banal na makaloob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid aming naimlayan, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ang Mala Virgen Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubil ng galing na utos sa turo ng Jesus, sumay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob at atin pong awitin. Ama namin, Ama sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po tayong lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kung Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 ng maga at alas 5 ng hapon.
kapag Biyernes at Linggo, alas 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyayan, lalo na po ang mga ministry organization at samahan na ating simbahan sa ating second parish-wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes sa ikaganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang translasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie Del Rosario, Head ng Lay Formation Center, Lay Force, San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pangbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglakbay dito sa lupang papanaw, aming upanligan ng iyong pagpapalang pamakalanman sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Iyon pong wala pang leksyo divina para sa pong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po ang bawat libro. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa unang linggo ng Adbiyento. Itong linggong ito ay tinatawag na linggo ng pag-asa. Kaya sinisindihan po ang kandilang lila. Ito pong Advent wreath ay inibento ni Pastor Johann Heinrich Wicker ng Hamburg, Germany noong 1839 at na-adapt na po natin sa iba't ibang mga bahagi ng ating misa at liturhiya. Sa atin pong pag-asa sa buhay, naway ang tanging pag-asa natin ay nasa Diyos. Hindi tayo dapat lalayo sa Kanya. Kakapit tayo ng mahigpit sa Kanya dahil hindi tayo pabayaan ng Diyos. Ngayon po ang pagsubas na maringal sa panahon ng Adbiyento. Yumuko po ang lahat sa pagsubas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ama Kapangyarihang Diyos, Ama ng Bugtong na Anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng Kanyang pagdating. Siya rin nawang muspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Patatagin naman niya kayo sa panampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manubos ay puspusin niya nawa ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglayang hulpaan, pag-ibig at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating poong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesús,
Padre Jesus Nazareno, iluminati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,